tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naing sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nag-ibang sa tingkos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglagyag patungong sa Motrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lunsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lunsod at nagpunta sa tabing ilog, isang pook na inakala naming dakong palanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira at mangangalakal ng mga telang purpura. Siya ay may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kanyang mga kasambahay. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian ang salita ng Diyos." Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananali. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari,
ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tutugin at siya'y papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hinirang. Sa nagpapakumbabay, tagumpay ang ibinibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista at magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayang magsigawang. Ang tatanggap ng tagumpay ay kanyang mga hinirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Ang magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Malapit na po ang katapusan ng panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Itong darating na linggo ay ipagdiriwang na natin
ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno. At sa linggong pagkatapos noon ay ang dakilang kapistahan naman ng Pentecostes, ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostoles at disipulo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang Ebanghelyo ay patungkol sa mga habilin ni Jesus Nazareno. Kahapon po sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang dakilang habilin, ang habilin ng pag-ibig. At anong sinabi natin sa pagninilay kahapon? Walang anumang obligasyon ang ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno maliban sa tungkulin na tayo ay magmahal at umibig. Uulitin ko po, walang anumang obligasyon ang ibinigay sa atin ni Jesus Nazareno maliban sa tungkulin na tayo ay umibig at magmahal. Sa araw namang ito, narinig po natin sa ating Ebanghelyo na tila baga inihahanda na ni Jesus Nazareno ang kanyang mga alagad sa isang buhay pagkatapos ng kanyang paglisan. Alam ni Jesus Nazareno na pabalik na siya sa Ama upang maganap ang dakilang plano ng kaligtasan. At ang kanyang hudyat na pamamaalam, nagpahayag siya ng isa pa sa mga makapangyarihan at mahalagang habilin upang patuloy na alalahanin ng kaniyang mga apostol. Tiniyak po ni Jesus Nazareno na hindi niya pababayaan ang kaniyang mga alagad at tagasunod. Sa paanong paraan, nangako sa atin si Jesus Nazareno na ipadadala niya ang kanyang banal na Espiritu. Ang Espiritu po ay nagmumula sa Ama at nagmula kay Jesus. Ito yung ikatlong persona ng banal na Trinidad na iniilarawan ni Jesus bilang Espiritu ng katotohanan. Sa lumang tipan, kung inyong mapapansin, nagpakilala ang Diyos Ama. Sinamahan ng Diyos Ama ang lahat ng mga propeta at ang Ama ng ating pananampalataya. Mula sinimulan niyang likhain ang daigdig, naroon ang Diyos Ama sa piling ng bayan at mga taong kaniyang hinirang. At kung inyong mapapansin, sa bagong tipan, isinugo naman niya ang kaniyang bugtong na anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At sa pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno, sa atin ng kapanahunan, kasama natin ngayon ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga masasabi natin, mula noon, mula nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, magpahanggang ngayon at maging hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus Nazareno, kasama lagi natin ang Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Naramdaman natin ang Diyos sa kaniyang tatlong persona. Ang Diyos Ama sa lumang tipan, ang Diyos Anak sa bagong tapan, at ang Diyos Espiritu Santo sa ating panahon sa kasalukuyan. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang banal na Espiritu ang siyang tinaguriang
tagagabay, tagapagtaguyod, at tagapayo natin mula nang si Jesus Nazareno umakyat na sa langit. Pinagtitibay ng banal na Espiritu ang buhay, pag-ibig, at mga aral na iniwan sa atin ni Jesus Nazareno. Ang banal na Espiritu Santo rin ang siyang sumasaksi kung ano nga ba ang totoo at tama. Ayon po sa katuroan ng ating simbahan, sa banal na Santatlo, ang Diyos Espiritu Santo ay ang bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Anak sa isa't isa. Kaya nga ang mga kaloob ng Espiritu dapat magsilbing inspirasyon sa atin upang kilalanin natin ang ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. At kapag nahanap na po natin at nasumpungan ang kanyang presensya, naway ipadama natin ang Panginoon sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng ating mabuting salita at mga gawa. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, hilingin po natin sa ating Amang nasa langit na ipadala at isugon niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu upang ang lahat ng ating mga gawain, mga iniisip, bawat kilos at paggawa ay maging banal. At gayon din ang lahat ng ating mga nais gawin, abutin lahat ng ating pangarap at iniisip, lahat ng ating intensyon, lahat ng ating motibasyon ay maging dalisay at walang kapintasan dahil na rin sa paglukob at paggabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin. Tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang ngitiin, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao
naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa araw na ito ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, anibersaryo ng kasal, gayon din sa mga nagugutom at walang makain, sa mga naghihirap at naghihikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo po kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Poon, sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di makapatuwa mula sa libingan. Panginoon, ang alay ng sayang nagdiriwang, puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papabungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang na upang tumulong sa daing ng mga Aba, ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ang kalayaan sa mga bihan. Bigyan paningin ang mga sa dilim sa may liwanag. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang na tumon sa daig ng mga aba, ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ma
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging at pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malulhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasama ka namin. Pinigilanto ka namin. Aral mo aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus, Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ang puso kinamatayan ay sa gisang ng pangpaligtasan. Yeso, Padre Jesus, Nazareno, Jesus, Nazareno.